Magandang araw po. Ituturo ko sa inyo ngayon yung connection nitong electric fan. Ito yung motor. Ito yung kanyang housing, motor assembly. Ito, meron akong dismantled items dito. Ipapaliwanag ko sa inyo ang connections. Marami pang nalilito dyan eh. So, proceed tayo. Meron tayong simple illustration. Diagram tayong dalawa. Ito yung sa bago. Ito naman yung sa luma. Na semi-original to. Meron siyang solder land. So matibay siya, durable siya. Compare dito na naka ganyan lang yung shrinkable tube na parang mumurahin, tapos pinagpatong-patong lang, tapos na cable tie. Minsan kasi hindi na tinatahi, cable tie lang, dapat tahing-tahi katulad niyan para hindi umangat. Nasusunog kasi ang cable tie, hindi siya heat resistant. Then pagka natamaan na, pag umangat, natamaan na nitong moving object na to, itong dynamo, wala na. Siyempre, ito umiikot. Nandito ang motor. Umiikot yan. At natamaan na yung musli. Mawawarak na yung motor. Kasi hindi siya secured. Ito lang ang nakatape lang siyang ganyan. Tapos binind ng isa pang tape at cable tie. Swerte kung tinahi, katulad ng ganyan mga palibot, nakatahi talaga pati ito para hindi siya kumalas. Connection, meron tayo sa galing sa motor na 1, 2, 3. Ito yon, white, black, red, direct na pumunta sa switch. Ito, 1, 2, 3. Ito yung speed niya. Then yung 0 nito. Ito 0. Ito, nandito sa switch. Ito yung off. Hindi siya umakyat. Dito lang siya. Ito. Source. Tumawid dito. Ito yon. Tumawid ng thermal fuse at ito nakakonect yung isang paan ng kapasitor. Remaining na paan ng kapasitor, ito naman. So ito yon. Pag sira itong kapasitor, hindi ito mag-i-start. Then itong bago, itong parang pirated to, ito nakalagay ay motor, kapasitor at wiring lang. So, wala na siyang thermal fuse. Itong sa kapasitor, ito nakalawit yung kanyang yellow color. So walang question sa kulay ng wiring. Inicolor naman yan, depende sa manufacturer. Ito yung gawa ng mga rewind na hindi secured. Walang solder land. Minsan hindi tinatahi, ganito lang. At wala yung fuse na ito. Hindi nakalagay. Kumpara dito sa original, nakalagay ang fuse dito. At yung older version pa ng original ay dito lang sa itong fuse, dito lang yun sa switch box nakatago. So kung fuse lang ang dahilan, kunyari bago pa naman ng motor mo, fuse lang dahilan na overheat lang kapag sobrang gamit, dito ka lang magbubukas sa box ng
switch box. Ginamitan lang ng shrinkable tube, tapos patong-patong lang dyan at naka cable tie lang dito sa itaas ng winding. Nagme-melt itong material na to, ito. Nagdikit-dikit na at nadikitan din yung motor. Warak na rin ang motor. Sira na rin. Pag nagdikit yan, shorted na siya. Ito yung nawala rito sa diagram na to. So recap, connection. 1, 2, 3 connected directly dito sa switch. Ito yung 1, 2, 3. Itong 0 puntang source, itong isa. At ang another line ng source ay umakyat dito sa supply ng motor. Tumawid ng thermal fuse. Kinonekta ang kapasitor. At